Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Christoph, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang makapagpahayag ng may katapatan ng sariling opinion o idea at sa loobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. Patuloy na maging matapat sa pagsasabi ng mga ito sa iba. Sa huling linggo ng unang markahan, tungkol pa rin sa katotohanan ang pag-aaralan mo. Malamang ay naiisip mo na rin na sadyang napakalagang matutuhan mo ito. Sa huli, hanggat nitong maisabuhay mo na nga ang pagiging totoo sa lahat ng pagkakataon. Nakapaloob sa araling ito ang mga kaalaman tungkol sa responsabling pagpapahayag ng katotohanan kagaya ng ipinapakita sa mga larawan. Kasama na rito ang iyong pagpapanatiling tapat, anuman ang kapalit nito. Naranasan mo na bang magsabi ng totoo kahit ayaw mo sana? Ano ba ang pakiramdam mo tuwing kinakailangan mong maging tapat kahit na ikapapahamak mo ito o ng ibang tao? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapahayag ng katotohanan, masakit man ito sa iyong kalooban. Katulad ng natutuhan mo sa nakaraang aralin tungkol sa pagpapahayag ng iyong saloobin, dapat mo ring masabi ang katotohanan. Ang saloobin, opinion o idea ay maaaring tama o mali, ngunit ang katotohanan ay nanatiling tama sa lahat ng pagkakataon. Natutuhan mo rin na ang katotohanan ay kasing kahulugan ng mga salitang tama, tumpak, tunay, totoo, wasto, tiyak at naaayon. Kabaliktaran nito ang kasinungalingan, mali, hindi wasto, peke at huwad. Malalaman ito sa pamamagitan ng pagsusuri o pagninilay. Ayon sa kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Magiging maayos at masaya ang pakikitungo o relasyon kung nagsasabi ng totoo. Nangangahulugan ito na hindi nagsisinungaling ang bawat isa. Walang mangyayaring hindi pagkakaunawaan o pag-aaway. Minsan, mahirap sabihin ang katotohanan. Maaaring makasakit ito sa iyong damdamin at ganoon din sa iba. Gayunpaman, kailangan mong maging tapat at totoo. Maaaring mas maging malaking soliranin kapag hindi mo inamin ito o sinabi ang totoo. Maaari rin ipahamak mo ito o ng iba. Kaya, makabubuting sabihin mo ito. Ilan sa mga katotohanan dapat mong sabihin ay ang pag-amin sa pagkuha ng gamit ng iba, pangungupya o pandaraya sa mga aralin, at pagsisinungaling sa mga kasapin ng pamilya. Bakit nga ba mahalagang masabi mo ang katotohanan?
Halina tunghayan natin ang isang kwento ni Mac. Si Mac na makatotohanan ni Jay Lopo. Habang nasa silid at nagdarasal, ay umiiyak si Mac. "Lord, nagsinungaling na naman po ako. Patawad po. Hindi ko po sinabi ang totoo na ako ang kumuha ng gamit ni ate. Nasira ko iyon at itinapon kaya hindi na niya mahanap. Hindi ko na po ulitin yon." Wika niya. Sumagot ang tinik. "Oo, Mac. Mali nga ang iyong ginawa. Mabuti at napag-isipan mo ito. Makatotohanan lamang dapat ang iyong sinasabi. Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin?" "Natatakot po ako na baka pagalitan niya ako. Baka hindi na rin po ako niya kaasapin at tuluyang awayin ako. Mapapalo rin po ako tiyak ni nanay nito. Hindi ko po ito ibig mangyari." Tugon ni Mac. Minsan ay kailangan mong masaktan sa pagsasabi ng katotohanan. Kahit masakit ito, dapat mong paring sabihin dahil iyon ang tama. Mas magdudulot ng suliranin kung hindi ka magiging totoo, sabi ng boses. "Hindi ko po yata kayang aminin ang katotohanan," saad ni Mac. "Lakasan mo ang iyong loob, kaya mo yan," payo ng boses. "Opo, gagawin ko po. Sasabihin ko ang totoo, anuman ang maging resulta nito," wika ni Mac. Kinabukasan, inamin ni Mac sa atin niya ang nagawa at humingi ng tawad. Niyakap siya nito at sinabing, "Okay lang, Mac. Pinabati kita sa pagiging totoo. Tama ang ginawa mo." Gawain sa pagkatuto. Basahin ang mga nakalahat. Piliin ang check kung ito ay tama ayon sa iyong natutuhan sa kwento. At X naman kung mali. Bilang isang mabuting bata, kailangan mong maipahayag ang katotohanan. Masakit man ito para sa iyong sarili, sa iyong kapwa, o sa kasapi ng pamilya, mas makabubuting maging tapat at totoo. Mahirap mang gawin o sabihin, magkaroon ka ng lakas ng loob. Isipin lagi na ginagawa mo ito, hindi lamang para sa iyong sarili.
nais mo lamang na matama ang mali at huwag mauwi sa mas malaking suliranin. Tandaan na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang pagpapahayag ng katotohanan. Kita-kits sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam.